dito sa bottom part, sa ilalim ng total USDT, na kung gano'ng XRP meron ka. Okay? Ganun yung mangyayari. Dito kasi sa Binance, may minimum of... Back and read again para sagutin yung mga tanong nyo dun sa aking video. So, meron na comment, sabi ni Funny Pets, paano po if wala laman USDT ko, pero yung XRP ko meron at yung gusto, at yun yung gusto ko i-sell? Sir, so ang feeling ko, ang confusion dito, na-transfer na siya to Binance, sa Binance na yung pera niya. Siguro galing coins to XRP, tas transfer to Binance XRP. Ngayon, ang gusto niya mangyari, yung pera niya, ilagay niya sa USDT. Kasi yun yung conversion talaga ng US dollar sa isang sa cryptocurrency. So ngayon, papakita ko sa inyo, paano i-sell yung XRP niyo para mapunta siya sa USD token niyo. Okay? Kasi nakakalito rin talaga yung ano, advanced features ni Binance. So let's go. Ayan, so nandito na tayo sa mobile app again ng Binance. Ngayon, pupunta tayo sa wallets, okay? Okay, pag-click ko ng wallet, dinirekta ako sa spot wallet kasi yun yung may fund ko na ano, actually 22 pesos nga lang eh. So, ang papakita ko lang yung button, paano mo siya isa-sell kung nasa XRP yung pera mo, excuse me. So, click nyo yung... Pwede nyo rin i-search yung XRP dyan sa search button kung wala sa wallet balance nyo. XRP. Yan. So, makikita nyo yun. Ang daming pairs. Okay? So, yung mga pairing na yan, ano yan? Kung anong pwede nyo gamit na currency pa, na pwede mo siyang bilhin, yung XRP, para makabili kay XRP. So, since gusto niya, gusto mo na ilipat sa USDT yung XRP mo, okay, hanapin mo lang XRP paired with USDT. Click mo yan. Okay. Yan. So, pagka-click mo, may makikita ka dito, buy and sell. Yan, buy and sell sa taas. Buy and sell. And let's not complicate things, no? So kung may laman yung ano mo, kung nandito talaga sa XRP yung ano mo, yung pondo mo, punta ka sa sell, may makikita kang dito sa bottom part, sa ilalim ng total USDT, na kung ganong XRP meron ka. Okay? Ganun yung mangyayari. Dito kasi sa Binance, may minimum of $10 ka para makapag sell at makapag buy. $10, okay? So, kung meron yan, kunyari, nandyan nga, select ka lang ng price. Limit yan, di ba? Naka-limit order ka. Limit na lang tayo para mas madali. Pag market kasi, sabi na naman, laki daw yung fee, ewan ko. So, pili ka lang ng price dito. Sa kanan mo, makikita mo tong red sa taas, yung mga selling price. Yung dito sa baba, yung mga buying price, yun yung mga price na bumibili sila. Currently, ang price ng ano natin, is... ang XRP is 1.09 or 55 pesos. So, you want to buy this, you want to sell the coin nearest to this price na currently ng XRP. Kasi, ayaw natin malugi din kung may pera na tayo meron dito. So, ang gagawin ko, kiklik ko itong 985 kasi yun yung malapit. Okay, max mo siya. 985, click mo yung price na closest sa kanya, pipili ka lang dito sa may kanan, sa baba, na green. Green, okay, buy yung green. Pili ka, or dito sa sell, pili ka dito sa taas yung red, tapos click mo tong ano, may makikita kang 25, 50, 75, 100, yan yung gano karaming gusto mong i-sell sa fund na meron ka dito sa XRP. Kung gusto mo kalate 50%, may maiiwan pang kalating XRP. Okay, so in my case 52, siguro mga 26 matitira sa akin pag sinell ko yung kalate. Pero yun nga, 100%. Pagka-click mo ng 100%, ayan, click sell XRP. Okay? Click sell XRP. So, please enter valid number. So, again, kiklik mo lang sell XRP, tapos bubuntayin dito sa baba, sa open orders. Okay? Sa open orders mo, guys, since wala tayong fund dun sa XRP sa video na yun, eto, pinakita ko ng example ng pending orders or open order na hindi pa nasa-sell. So, bumili ako ng quant dito sa video na to. Kaya ano, yan, hindi pa siya na-fulfill. So, hindi natin siya ma-trigger bago natin talaga ma-sell yung XRP natin dun sa video na yun. So, pag sinabi kong trigger, pag yung current price ni XRP na-hit na yung certain price kung saan ka nakaset, dun lang siya ma-sell.
hintay mo lang siyang tamahin yung price na binili mo. Kunyari, binili mo is 1,100 or 1,010. Pag yung price ni XRP is nag, dahil gumagalaw yung price, di ba? Pag ang price ni XRP ay nag 1.10, doon mo lang siya masasell. Doon lang matitrigger yung order mo dito sa baba. Ito yung order mo, ito yung history na kung anong ginawa mo dito sa XRP. So pag na-sell mo na yung XRP mo, dahil na-convert, kinonvert mo siya sa USDT or sinell mo siya sa USDT, makikita mo siya dito sa spot wallet mo at makikita mo siya doon sa may USDT token or USD token. Okay? So yun lang, pasensya na wala akong fund ngayon, wala pa akong pera. Pero sana yun nakatulong. Hanggang sa muli, paalam!